morning. Walis kami dito sa Tansa ng 5:19 ng umaga. May pasok pa ako alas 8. Tingnan natin kung anong oras ako makakarating sa Maynila. Kami pala ng maganda kong asawa. Sa pilantik ng dila mo, parang nakakababae ka. Okay, ride safe. Sana hindi tayo matrapik. Hindi ako matrapik dito sa may kwan. Pure Gold, tsaka sa may Sapote. Rose Boulevard din ang traffic yan eh. Ano, hindi naman. Maaga rin pumapasok si na ate. Pero mahirap dito kasi pag umaga, yung magkukommute ka. Tapos pabiyahe ka papuntang Manila, tapos wala kang service. Ay, patay tayo. Tayo muning. Buti na lang, pusang puti. Parang madilim pa nga dito. Dati kasi noong May, June, July, ano kasi, alas 5 pa lang, napakaliwanag na. Ngayon, iba. Alas 5, madilim. Iba na yung panahon. Okay. Dilim pa nga oh. Medyo malubak pa naman yung daan dito. Pero madilim yung oras, ang bilis, tumatakbo. Okay, good news kasi yung YouTube channel ko nga pala na-monetize na. Oh, masaya ako dahil ano, na-reach na natin yung 1k subscriber at saka yung 4k watch hours. Oh, monetize na ako mga tol. Salamat dun sa mga totoong kaibigan at totoong tropa na sumuporta. Thank you. Credit sa inyo yun mga tol. Gusto ko ang pagkatao mo. Parehas ka. Ali, si pagano natin mag-upload tsaka mag gawa ng content. Siyempre, ingat sa'yo sa mga copyright strike. Nice. Oh, medyo maluwag yung daan kaya medyo mabilis ang takbo. Nandito sa akin. Nandito. Hey, bus. Medyo malalim na yung brake shoe sa likod yung preno. Kailangan ko naman ito magpalit. Lamig dito ngayon. Para tayo may fog oh. Tayo mami may fog. Parang sa Tagaytay, ano? Fog 'yan.
Nahamog. Narapit na kasi sa Batangas eh. Kaya gano'n. Nataas na rin to eh. Yan o. Hamog. Mapag. Tan sa doctor's hospital. Busted na yung O. Sirang power supply ng O. Ayun o. Yay. Medyo malapit tayo sa Pier Galtansa. Ikaw pa kanan po. Okay. Vertex lang yan. Lubak, kawawa si Commander dito. Sakit yun sa likod. Daga, daming papasok oh. Maaga rin nilang umaalis dahil syempre alam nila na magiging traffic na yung pagka medyo tinanghali sila. Ay, ang nangyayari yung alas 4 parang nagiging alas 8 na rin sa dami rin ng mga commuter at saka ng mga motorista na pumapasok. Ay, ang nangyayari dito kasi parang ganun din kahit maaga akong umalis traffic pa rin. Yung mga nanggagaling kasi ng Naik, dito rin dadaan, yung iba. O tingin ko ito lang yata daan papuntang Manila galing Naik o mayroong pang ibang way. Kaya nagkakaroon ng napakaraming volume ng mga sasakyan papunta dito sa Pier Galtansa. Palusot ng Centennial. Tapos yung aling naman ng 13, dito rin lulusot sa may Pier Galt. Dami rin ng ano. Yan, medyo maliwanag na rito. Ewan ko bakit. Ng helmet ni ate, may mahabang buhok. Nakatirintas. Yeah! Astig ni ate, oh. Astig talaga pag mga rider, babae. Yan, oh. Lady rider. Lalo pag naka-big pack, no? Astig yung dating, eh. Aling! Tingin ko bumabaha rito pag malakas ang ulan. I think lang. Pero hindi mababa yung ganun eh. Baka hindi. Doon sa may ano siguro, Pure Gold. La Veleta. Hindi na nga ako nag-waste kasi kabisado ko naman na.
yun, no? Sniper. Kulay pula. Unang labas ng sniper. Yung SJCam ko nga pala, naka-ano lang to. Naka-charge, pero walang baterya habang ginagamit ko. Kasi hindi ko na-charge yung battery ko kagabi. Hindi naman siya pwedeng gamitin ng naka-charge. Tapos may battery nakasalpak. Mag-o-overheat yun. Tapos lulubo yung baterya. At baka sumabog pa yun. O nagkataon. Kaya tinanggal ko na lang yung battery. Tapos ginamit ko siya ng naka-charge. Habang nagre-record. By the way, it's Tuesday morning, August 16, 2022. Biyahe kami galing Tan sa Cavite, papunta ng Manila. Ang mangyayari nito, ihahatid ko pa yung commander ko. So, ang yung trabaho at dadaan pa siguro kami ng bahay muna. At ako naman ay papasok na rin. Sana hindi kami malate eh, alas 8 parehas yung aming time. Eh, anong oras na? 5 na. 5:50 na eh. Oh, sana makarating kami ng maaga at walang aberya. Ride safe. God bless. Yeah, hindi malalim to. Oh, oh. 8 ng umaga ang time namin parehas. Oh, alas 6, andito pa kami sa Tansa. Medyo malayo pa sa Pure Gold. Medyo malapit na rin kasi tanong ko na yung arc ko ng Jollibee. Yung logo. Ayun. Ayun yung kasi palatandaan dyan. Pag matatanaw mo yun eh. Dyan yung Pure Gold. Malapit. Bagong gawang SM dyan din. Yan, no? SM yung bagong gawa. Hindi pa lang siya nag-ooperate dahil under construction pa. Yun, no? Ipit kami rito. Aga-aga, high blood yun. Mga babad ng busina. Chill lang mga bro. Kalma lang. Unahan natin ng ngiti yung umaga para hindi maging masama yung araw nyo. Ganun lang yan eh. Unahan mo ng nakangiti. Nakangiti kang maghapon. Iba naman yung ngiti na walang iningitian ha. Ngiti lang. Tamang saya ba? Nahihirap yun, baka tumatawa na kayo mag-isa, ha? Oh my God! Wow! Iba na yan. Hapdi ng mata ko. Kasi siguro, nabigla paliligo kasi tatlong araw akong dinaligo, eh. Kaya pagliligo ko ngayong alas 4, nabigla siguro yung mata ko eh, yung lumalabas yung init ng singaw eh. Three days pa namang hindi naligo eh. Ayun ang sistema dito, pinatitigil yung kabila para makadaan yung papunta ng north.
ni-give way nila yung papunta ng north. Tapos, ganun din naman, pag sobrang dami na rin yung papuntang south, titigil nila yung papuntang north. Pero alimito kasi pag umaga, kung mas maraming volume ng sasakyan, yung papunta ng north. Kaya inuurasan nila yan. Di kundi ako nagkakamali, ganun sistema na dito eh. Yan, papansin ko kasi pag dumadaan ako eh. Ganun pa rin ang sistema. Traffic pa rin pag umaga. Okay. Okay, kailangan natin gamitan ng driving skills na malupit natin to. Alam niya, yabang mo. Pagbabawal na technique. Galing Rosario dun sa may crossing sa kabila, sa babae. Kaya sobrang dami na ako, diba? Biglang dami. Rosario Tresa, dyan nang gagaling. Kalabungin yun, truck yan. Laki niyan. Ipit. Gulat ako siya itong inang to. Agulat eh, kala ko sasapakin ako eh. Ganun dapat kuya, kinugulat mo yung mga ano para magising. Baka may nag-aantok kasi dun eh, kaya tama lang yung ginawa niya. Paano masabi? Bro, gulat na magigising agad yun. Ay! Ganun nga ganun yun. What? Uy, sira helmet. Ay, ay, ay. Dito na tayo sa may Robinson, Tansa. Tansa proper. Napaka traffic dito pag umaga. Grabe dito mga tol. Hanggang dun yan sa may tulay. Bale, ilang tulay ba dinaan ko dito? Isa, dalawa, tatlong tulay ang dinaanan ko rito yung Tansa. Tapos, pagdating nyo sa may Binakayan, apat na tulay. Tapos, dito sa may General Evangelista, limang tulay. Grabe oh. Sinahan na sila mga gago yung magbigayan umagang umaga. Ang init ng ulo di siguro nakaisa kagabi kaya ganun kaya mainit ang ulo.
na, muntik na naman. Doon ako nadali sa ganun eh. Sa Bulacan nang nabasag yung headlight ko. Ay, nako. Buti na iwasan ko pa. Uy, aberya na naman sana yun. Ito na lang, naiiwas ko pa. Wala naman kasing U-turn slot dun. Ba't may nag-U-turn ng tricycle dun? Ay, umaga naman, oh. Patay tayo dyan. Oh my goodness. Ay, yun, natatakot ko mga ganun. Pasak yung mukha. Hindi full face yung helmet. Minadali dun sa may ano. Umaga. Dandahan lang kasi medyo madulas yung daan niya yun eh. Galing sa ulan, kaya basa yung kalsada. Nakakatakot. Ang hinig ako pag nakakakita ako ng ganun. Mahawa naman. Pero buhay naman. Buhay naman sila. Hindi lang sila pinagagalaw kasi may tama sa ulo eh. Tagal ng rescue parang wala pa eh. No? Siguro kanina pa yung ba't wala namang rescue agad na dumadating. Hindi at tulog pa yun. Pero dapat madala agad sa ano, no? Hindi kasi pwedeng galawin yun o sino lang eh. Kailangan yung marunong talaga dun yung gagalaw. Kasi baka may fracture yung katawan nun. Pag galaw mo, pag hatak mo dun, pag buhat mo, may nabalik o ano dun, joints. Tapos yung ugat na putol, ah, wala na. Baka masisi ka pa rin kasi. Ay, dandahan lang kasi mahirap talaga. Dahil walang gulong nito eh, kaya konting ano, out balance ka dito, wala na, tumba ka na. Set natin yung ano natin kasi iba yung driving ano ko ngayon eh. Mukhang medyo masama yung ano. Buti nga mo kanina. Puting pusa yung namin. Kung itim kasi yun, medyo ano talaga yun. Hindi talaga ako tutuloy nung black na pusa yun, yung hindi ko na maipit doon sa may turn. Iba talaga yung kasabihan yun. Nangyari na sa akin yun eh. Itim na pusa sa ano, Real Quezon. Pagdating ko sa may Teresa Rizal, abangga ako ng tao. Oo, black na pusa, kasabihan talaga yun. At
pag bumiyay kayo tapos biglang may nag-cross sa inyong black na pusa o kaya black na ibon, ayun, kalimitan kasi nun, may mangyayari talaga. Wag, siguro nagkakataon, pero sa akin kasi parang naniniwala ako sa ganun eh. Hanggat maaari, kung tigil ka muna o kaya pahinga ka, palamig ka lang ng konti, yung papalipasin mo lang yung signos na ganun. Ngayon, dadasal ka pag ganun, dadasal ako eh. Magdasal ka lang pag ganun, kontrahin mo. Tapos, dublihan mo lang din ng ingat. Tapos, focus ka lang sa kalsada. Yan ang dapat. Focus na sa pag-drive mo. Siya. Pero lang nag-traffic. Ito pala ito eh. Ito na yung tulay. Okay, alas 6 na. Ayun, saktong oras kasi. Ay, 5:47 ng umaga. Dito pa lang kami sa may Kawit. Blind spot yung gano'n, di ba? Kurbado, tapos hindi mo kita na may patawid. Grabe namang usok mong jeep na yun. Grabe namang usok. Yung ano mo, salamin mo to. Ano? Sara mo yung salamin mo. Sabihan ko isara niya yung salamin niya, yung visor, kasi napakausok nung bus sa taas. Sa unahan. Alam, pugun. Eh no, eh grabe naman, usok yan. Ate, umalis kayo, mapipiskan ka ng tubig dyan. Puti pa naman yung damit mo. Ano naman, katakot-takot na mura ang aabuti ng driver na makakapilagsik ng tubig. Dito ko kasi pumesto eh. May tubig pa naman doon sa gilid. Oh, wow. Ang dawak ng daan na yun. So, kaya pupunta yan.
Suzuki Kawit. Nawala yung sound trip ko. Putol kasi yung headset ko eh. Sayang. Naka ano pa naman to, naka built in sa helmet ko yung headset na yon. Naupuan ko kasi. Hindi ko rin namalaya na nakalaili pala sa upuan ng motor. Ayun. Putol. Mukhang kailangan ko yata magmadali ng kaunti dahil mga alangan kami nito eh. Nasa isang dito pa kami sa ano. Ano sa ga? 5:52 ng umaga. Kita ko na yung traffic paliko ng Perona. Ayan o, mahaba nyan. May bus pa. Eh, kaya. Ayan, kaya. Sure, kaya yun. Ano ba? Dapat tinutukan niya yung bus? Ay, stop. Stop naman pala. Dito natandaan kami na napak ng bus eh. Oo yata. Yung puwing ko, nung Friday pa to, hindi pa nawawala. Bira. Ano kaya mayroon din sa mata ko na to? Oh, wow. Yun, balik ko na tayo ng Perona. Pagbaba ng tulay na yan, Terona Highway, kakanan tayo dyan. Kasi pag diniretso yan, Cavitex. Kanya naman tayo pumasok dyan, eh yun nga lang, wala akong pambayad. Ang mahal ng entrance fee dyan, 5,000. Legal entry.
Ang galit yung aso eh. Yan. Pwede naman yan. Talikot naman si kuya eh. Pero pwede naman kasi yun dahil wala naman papunta dito eh. Wala naman tayo kaka-counter doon dahil naka-stop yung papunta doon. Ang pinag-go-go niya yung galing sa Cavitex. Kaya pwede tayong kumanan. Saka wala namang nakalagay ng no right turn, no red signal doon eh. Yeah, dito tayo sa may Binakayan, Pakor, Cavite. Ganap na ng 5:57 ng umaga mga to. Pag nag-aginaldo kasi ako, ganun din ang sistema. Traffic din. Dito sa General Evangelista, pagbaba ng tulay, mas malapit na. Siguro hindi na traffic yun kasi hindi na maulan. Dahil nung nakaraang Sabado, may baha daw. Kaya bumalik kami pumunta doon sa may Aguinaldo. Pagdating namin doon, ganun din. Kasi yung mga galing ng General Evangelista, nagsibalikan din ang Aguinaldo. Kaya sobrang dami rin ang motor doon. Yung sasakyan doon. Eh, wala. Traffic pa rin. Muntik nang malate yung aking commander. Tik pa akong mabulyawan. Ayun. Minimum dito 2 oras sa takbo. Minimum yun ha. Pag galing Tansa hanggang Manila. May back ride kasi ako kaya hindi siguro ako makabirit ng ayos. Kasi kung wala na akong back ride, inako. Mukhang makakasingit tayo ng maganda-ganda nito. Ito na yung General Evangelista. Pag dinerecho mo kasi ito yung daan na ito, papunta ng Aguinaldo Highway, kakaliwa tayo doon. Kung di naman magkikita ito eh, yun nga lang, hindi ito yung mas malapit. Mahaba nga lang din to yung tatakbuhin. Yung ganun din. Kasi didiretso pa ako ron na ano. Basa pa rin yung kalsada dito. Hindi ako nagpaligo ng motor dahil alam ko mapuputikan din pag umaga eh. Antayin na natin umaraw ng maaraw talaga. Saka tayo maglinis. Kawawa na si Blick eh. Kimpal na yung putik nung ilalim. Talaga yung pang ilalim. Hindi na kaya ng spray lang to eh. Kailangan to kuskusin talaga ng maigi. Tapos babara ng sabon. Tapos sprayan ng BS1. Palagay ko na may napakapugi na ulit ni Blick niyan. Hi. Okay, ito lang medyo traffic dito dahil may ginagawang tulay yata dyan eh. Yan o, construction ahead. Tapos, pagdating doon sa may intersection ng Aguinaldo, grabe rin doon yung papunta ng patawid ng Sapote. Service road. Sapote Alabang Service Road.
sobrang daming motor doon. Kala mo nasa yung nakikita mo sa Facebook sa India. Ganun yung ano, sistema. Napakarami. Nagugulat din kayo pagka minsan laki mapadaan dito ng umaga. Ay, grabe. Sabi mo baka nasa ibabansa na ako eh. Nasa India na ba ako? Sabihin mo siguro eh. Nasa Thailand na ba ako? Natin mag-average ng 40 km per hour yung takbo para makarating tayo ng maaga. Aha, naantok ako. Nadapuan ako ng antok. Pisik-pisik natin ang konting ulo natin para wala yung antok. Show, sinalubong niya, sinalubong, boom! Tik na yun. Ako or Cavite. Bahain dito mga tol. One time, pauwi kami nung misis ko hapon, linggo ng hapon. Nung under construction pa yung bahay dun sa Tansa. Inaabot kami rito ng baha, dito sa General Evangelista na to. Grabe, hanggang footboard ng motor ko yung baha dyan. Sa bandang unahan pa. Grabe yun. Ayun, yun na bukasan, di overhaul. Palit ng air filter, palit ng langis, palit ng gear oil. Palinis ang panggilid. Kesa naman masira. Kasi wala na raw grasa yung panggilid ko eh. Lumiinis yung panggilid eh. Kasi pinasok kong tubig na wala yung mga alikabok. Pero yung ano nun, magiging sanhin o kakalawangin yung mga ano mo. Component mo sa loob ng panggilid mo. In short, masisira yung tawag dun. Masisira yung kwan mo. CVT set. CVT set ng motor mo. Tama ba ako? hindi sigurado kung tama yung sinasabi. So, yun, bibilis siya mga tol. Okay. Paisa ko mga atlet to. Wow. Tuloy no. Alam mo, 40 km per hour yung takbo no. Hindi lang 40 yun. Bilis. Yung mahal ng bike siguro niyan. Mas mahal pa siguro sa motor ko yan. Yung ano niyan. Brake set niyan. Tsaka yung group set yung bike na yan. Hindi pa kasama batalya ron. Ayun o, yung mahal siguro niyan.
hybrid yung bike eh. Eh, nung isang tatandaan nyo mga tol, pag may nagminor sa kaliwa o kanan nyo, halimbawa yung kotse o kaya motor tumigil, may blood spot ka, tigil ka rin sa, parang minor ka lang naman, tingnan mo muna kung may patawid ba. Diba? Tulad nun, may tumatawid na babae, eh kung hirit ka pa rin dun, isalpok mo yun. Yun ang mga isang common sense na medyo nalilimutan ng ibang driver pag nawawala sa focus. Dire-diretso lang. Kaya merong aksidente na nangyayari sa ganun. Hindi naman tao, kaya sasakyan din yung patawid doon. Nangyari. Okay lang sana kung kotse, wag lang tao. Kasi yung kotse, marirepair pa eh. Yung katawan ng tao pag ano, mahirap na. Mabuo man yan, eh, may ano na. May lamat na. Kung saan, tawagin na yung ganun niya. Oo. Pasok, pasok. Abanggain tayo yan. Tigil tayo, tigil, tigil. May sama yung ginagawa natin na yung bawal yun eh. Nagbabawal ng technique yun eh. Ito dito, ganito sistema. Ayan, haba oh. Tingnan. Diretso na tayo ng enforcer. Uy, dami motor oh. Parang hindi ganun karami ngayon kasi Martes na eh. Pag Lunes talaga ng umaga, grabe dito. Mabilis-bilis pa nga kami nakatawid doon, no? Dati inaabot kami mga 10 minutes, 15 minutes doon bago makatawid dito sa Aguinaldo. Oh, Martes na kasi kaya medyo bawas na. Siguro yung iba, kaya pumasok sa Manila, hindi na umuwi, no? Kaya medyo nabawasan. O kaya nagbago yung oras ng pasok nila. Maaari, ganun, kung hindi ako nagkakamali. Ayun o. Huli no. 45 kilometer din yung takbo nun. Tingin ko mas mabilis pag nakabike o. Dito ako dadaan, mapagod nga lang. Iyon. Ayun, punta tayo ng Las Piñas. Tawid na. Kakanan tayo sa may Alabang sa Pote Service Road. Sa may Riverside. Jesus. Yan lang pala yun. Yan lang pala technique mga tol. Kailangan minsan mag-gutter-gutter din. Wala doon ginawa ni Grab na yun. Mag-gutter. Tapos bibrit-britan mo yung nasa hinalagpasan mo. Apang mukha mo na ganito lang yun. Ganun dapat. Yan pala dapat.
Ayan, no? Yeah, tubig. Yan yeah, pala. Una ka na, pantubig naman yung motor mo eh. Amphibian daw yung motor niya, kaya ganun eh. Pawas yung sasakyan ngayon. Buti na lang. Malaking truck. Kasi yung mapuntang Alabang naman yung taas na yun. Ito kasi mapunta ng Las Piñas. Oh yeah. Anong ayaw ko sa click, anong masyadong mababa yung ano. Maliit yung unahan sa tuhod. Yung motor ngayon. Pasok tayo dito kasi pa ano to eh. Pa kanan at diretso lang to eh. Ayaw. Pasok tayo dito. Ayan. Kung may camera, huli na. Sporting. Yun o, bilis lang natin nakatawid. Tingin ko mabilis lang kami nakatawid doon. O, hindi ko lang namamalaya kasi nasanay na rin ako. Bigyan natin. Bobo. Bobusina pa. Nagbigay ka na, binusinahan ka pa sa likod. Mga gago nga yan. Halatang motor lang yung dinadrive eh. So, mga busina, wagas eh. Di marunong. Ganun lang pala mga overtaking system. Hehe.
girls nun. Big bike sa likod. Ay big bike sa likod. Ay big bike sa likod. Ang inan to, kala ko big bike gag. PCX pala. Nabudol ako ron ah. Mas maka big bike eh, no? May naman nagmi-minor to. Bamboo organ. Oh, thank you po sa panibagong araw at panibagong buhay na binigay mo sa amin. Maraming salamat po. Amen. Yo-on! Dito tayo sa may Paranaque na to. Boundary ng Las Piñas tsaka Paranaque. 6:22 ng umaga. Okay, sa tingin ko sakop na siya ng Paranaque o Las Piñas pa to.
okay, parang niya akin na siya mga tol. Familiar na sa akin yung lugar kasi tumira kami dito. So may kabihasnan. Nagwi-waste ako para makita ko yung oras ng pagdating namin. Yun, ano ko na lang, home. Monitor connection daw. Oh, ayan mo, iba. Kaya padaan ako sa ano. Hmm? Ay, shit, daw ako dadating. Sabi. Sana nga totoo ito. Makakapagpahinga pa ako. Hindi ako niniwala ito, mga 7:30 ito. Tingnan natin kung totoo nga yung nasa Waze. Kasi nakalagay dito traffic eh. Pag may orange kasi na ganyan, sabihin traffic, kabilaan no, kabilaan yung traffic. Yan, nakikita nyo ba yan? Ang orange sa gilid ng purple na line. Sabihin yung traffic mga tol. Pag maliit lang yung orange na nandyan sa gilid nyan, sabihin slight lang yung traffic. Pag napakatingkad nyan at napakalaki ng orange na nakaligay, heavy traffic. Tapos makikita nyo dito sa ano yun, yung arrow na yan. Yun yung kung kakaliwa ka, kakanan ka. Inumpasihan dyan. Tapos yung ginawa ko, sinet up po siya ng avoid tolls, avoid toll gate, para hindi kanya dadaan sa mga expressway, yung mga skyway. Ayan no, dito na yung medyo traffic din dito sa lugar na to. May bagong Paranaque palengke. Sa bago magtulay ng ano, Dunggalo, barangay Dunggalo. Yan traffic talaga dyan. Tapos doon sa may Tambo. Uh-oh. Yan talaga sistema rito pag umaga. Magaling naman dito, wala na yan. Yung mga nakakanalit, yung mga jeep kasi. Jeep na nagsasakay. Kanya-kanya sakayan yan. Tigil-tigil pati mga yan. Sikip na nung kalsada, ganun pa yung one. Hindi naman sa pag-hate sa mga ano. Sabi ko na kasi, totoo yung ano nangyayari. Halimbawa, sikip na ng kalsada, tapos may mga jeep na nagsasakay sa unahan. Hindi lang naman kasi isa yan eh. Napakarami yan. Kanya-kanyang tigil yan, sakay eh. Di mabagal na yung isod ng traffic. Kaya naiipon na naiipon.
Yan, wala yan. Yan, no, hindi pa pinalusot yung lulusot. Ah, ito yung kasabay namin kanino. Bilis oh, dalawa. Grabe oh. Kasabay, mas nauna pa sa amin. Tibay ng tuhod itong dalawang. Dito tayo sa may Hilpuyat, malapit. Kasi paglagpas yung traffic na yan, Hilpuyat flyover. Nakadaan na tayo ng EDSA flyover. Businahan ka talaga dyan. Ba't kakat ka kasi dyan? Hindi ka pagbibigyan yung mga yan. Oh, dami pala istahan sa ano, Ruas Boulevard. Hindi, sana umotor ka. Pwede kang pagbigyan. UV ka pa. Hindi talaga niya pagbibigyan mga private na yan. Siksik tayo dito. Kaya yan. Pasok. Nasasabit yung backlight natin. Tapos tayo dito. Alam mo, may bugbog tayo pag uwi. Yun, pwede naman palang dumaan doon sa kabila eh. Kinawang service road yung kabila. Under construction kasi ito yung hinuhukay nila. Pakaganda niyan pag naayos yan mga tol. Smooth yung daanan dyan. Sige, pasok. Kasi biglang lumiko eh. Tuli ng Mio eh, no? Tulin yun mga tol. Mio yan eh. Pasok tayo sa tulay. Diba? Kung mabilis na yung motor ko, kaya ko yung ganun. Hindi mabagal eh. Kaya alanganin mo. Hop. Seven auto raw ako dadating, sabi ni Waze. Alis ako sa bahay ng ano. Kukuha lang ako ng sapatos ko. Tapos diretso na ano. Pasok. Okay mga tol, nandito ako sa Ruas Boulevard na. Sa may Ocampo Street. Lapit na tayo sa Quirino. By the way, ilang oras na yung tinatakbo namin. Walis kami doon ng 5:19. So, isang oras at kalahati na. Dalawa na pala. Magdadalawang oras. Mercy, 1 hour and 20 minutes na. Babasihan ko yung Waze, makakarating ako ng isang kalahating oras yung takbo ko.
galing kanina sa Atansa. Kasi Martes. Pero kung magkataong Monday, doon ako. 2 hours at 15 minutos yung takbo ko nito. Kailangan kasi doon mga 5.50 nakaalis na ako. 5.30. Para hindi ako alanganin. Kahit wala pa akong back ride, dapat kung mag-uuwian ako, 5.50 ng umaga, nakaalis na ako ron. Gising na ako ng alas 4 ng umaga. Bumabiyahin na ako ng 5.45 yun. Na dapat 5.45 nandun ako sa may Pure Gold Tansa. Para hindi gipit sa oras. Mahirap na kasi pag inabutan ako ng alas 7 dito sa may Las Piñas, wala na. Late na ako nun. Kailangan kasi alas 7, nandito na ako sa Ruas Boulevard. Okay, natry ko mag-uwian ako. Kasi pag nag-overtime ako, hindi ko na magagawa yun. Or di kaya maglalamo ba ako papunta ng Cavite, pwede yun. Pangas ko. Kukunin ko yung Pangas ko. Kukuha ako ng item dito sa Manila, babiyahe ko ng Cavite. Kakayanin ko kaya yun. Ang mahirap yung mga tol ah. Tingin-tingin ay pa. Bato. Okay, dito tayo sa Pedro Hill. Pedro Hill Street. Huwag ano, makakuna yung diretso kaysa yung paliko, di ba? Ito yung makikiusap, makikiusap kang ano eh. Pwede mag-slow down ka. Mag-slow down din naman yung diretso, dapat talaga kung sumahin. Makakuna yung ano, padiretso kaysa dun sa palabas. Mag-merge ka sa traffic eh. Slow down. Tingin sa kaliwa. Iba kung mag-merge kasi lagi namang kaliwa yung titingnan mo. Pwede rin kanan, di ba? Boom, 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 boom. Ano nga? Ay, hindi pala kakanan yun. Ba't? Ano? Anong trip nun? United Nations. 7:03 daw ng umaga. Ako, huli ka dyan. Buti walang camera. Ba't ka nandyan? Bawal yan. Isang kanto na lang, kakain na tayo. Click talaga yung nauna sa arangkada, pansin ko. Click talaga ang malupit sa arangkada. May angkas pa kami yan ha. Hindi na. Maaga pa naman. Okay, kaan na tayo sa Padre Burgos. Ang lamig dito ah. Marami kasing puno.
Ang lamig, no? Hindi na. Yeo! Dito tayo sa may Padre Burgos, Manila! Gago! Patay pala siya ng makina, mga tol. Yun o, dito tayo sa may Liwasang Bonifacio. Liwasang Bonifacio ba to? Sa may City Hall ng Manila. Okay, bakit na tayo ng tulay ng Padre Burgos ng MacArthur Bridge. Bakit na tayo ng MacArthur Bridge, mga tol. So, hindi ko na muna sapatos. Dulas dito. Buti na lang maxis yung gulong ko. Ang ganda talaga braking system din ng click. Kahit hindi ABS to, ang ganda pa rin ng braking system. Basta tama lang yung paggamit mo kasi ABS, ano to eh, combi brake to, mga tol eh. Sabihin ng combi brake kasi 70% ng pagpiga mo sa kaliwa, sa kanan, ganun yung parehas. Meron siyang parang ano, pag pinigaw mo yung kaliwa, may 70% sa kanan na napipiga. Automatic ba? Sumasabay siya. Kaya hindi mo na kailangan mag-pull ano to? Pull brake dito pagkakon eh. Kasi automatic eh. Yun yung mailing ko, no? Hira ang mga driver na to. Pero ang ginagawa kasi ito, halimbawa, stoplight, pitik-pitik, ganyan, pitik-pitik. Tapos pag full speed, dalawa sabay. Oh, pero may hinahon lang. Own. Dito tayo sa Rizal Avenue. Basa pa rin yung kalsada. Daming lubak. Daming takip kasi ng impornal. Oh. Lusot-lusot na nga yung iba. Delikado yan. Yan o, oh, mga takip ng impornal. Oo. Yun o. Oh. Wala yan. Tabingin na. Kung nakanto yung gulong mo dyan at medyo maliit yung gulong mo, talsik ka dyan. Yan, lalim mo. Sa labi nyo yan. Dito sa may paglagpas ng Doroteo, sa may Lope de Vega Street. Mio talaga yung matindi. San Lazaro Street.
Hirap may pagunahan dyan. Swerving.